Magandang araw, guys. Anong magbibigay tayo ng payo ngayon sa mga kabataan, lalo sa mga kababaihan at mga kalalakihan. Kasi marami na mga nababalita ngayon dahil sa mga patayan na 'yan. Nakaraan yung babaeng binugbog at pinatay ng lalaki sa harapan ng kanyang anak. Tapos yung isa naman babae naman nagbigti. Marami pa dyan, hindi lang naman lalaki ang manluloko, may babae ding manluloko kasi meron din tayong kakilalang mga lalaki na nagbigti dahil niloko ng mga babae. Pero ang point kasi natin diyan, ng mga kabataan kasi ngayon, ang mga kabataan hindi na napagsabihan ng mga magulang. Ang gusto nila yan, sila lang nasusunod. No? Dapat kayong mga kabataan sa pagpili sa mga lalaking kailangan talaga maayos ang pagkapili ninyo, hindi lang yung basta-bastang nakakita lang kayo ng gwapo. Hindi lang basta-basta yung gwapo, mahal niyo na kaagad. Kailangan titingnan niyo yung ugali kung marespeto ba siya sa magulang, marespeto ba siya sa babae. Titingnan niyo yung mga bisyo. Manginginom mo kaya yung mga nag-a-addict, no? Kasi yung mga ganyang pag-uugali na yan, hindi na yan nababago, yung ganyang ugali ng lalaki, ng tao. Mapababae mo yan o lalaki, hindi na nababago yung ganyang ugali. Kayo, sa pagpili ng magiging ninyo, magiging partner, nakasalalay dyan ng kinabukasan. Kinabukasan ninyo, hindi lang ninyo, ng mga anak ninyo nakasalalay dyan. Kaya kailangan talaga, magbusisi ka sa pagpili. Hindi ka lang tumitingin sa etsura, kailangan titingnan mo ugali. O kung kaya ka bang buhayin ito, ganyan. Future mo ang titingnan mo dito kapag naghanap ka ng papangasawa. Yung mga kabataan kasi ngayon, pag sinabihan ng magulang na huwag yung lalaki na ganyan kasi wala namang trabaho yan, kaya yan ay sugarol, yan ay manginginom, yan ay nag-addict, hindi yan sila mapagsasabihan kasi sabihin nila mahal nila. Yung pagmamahal na yan, kasi sa umpisa lang yan ganyan, mahal-mahal. Maraming naghihiwalay ngayon, di ba? Hindi ba nararalaman? Maraming naghihiwalay ngayon. Kasi hindi lang sapat yung pagmamahal na yan. Kailangan meron kang may pakain sa pamilya mo. Yung pagmamahal, sa umpisang yan, mahal mo yan. Sa umpisa lang kayo, mga bata pa kayo, magulang nyo lang naman nagpapakain sa inyo. Kaya wala, hindi nyo piniisip yung mga magiging problema sa darating na future ninyo. Kung halimbawa kayo na mag-asawa, wala na palang may pakain sa iyo yan. Pag wala nang may pakain sa iyo ang asawa mo, yung pagmamahal mo na yun, napapalitan na ng galit yan. Kung dating mga bata pa kayo na ang gusto mo, lagi nasa tabi lang kayong dalawa ng mag-jowa kayo, mag-girlfriend, boyfriend, ang gusto nyo lagi lang kayo nasa, ayun yung maghiwalay. Pag kayo nagkapamilya na, bumuo na lang pamilya, nagkaroon na kayo ng mga anak, baka ikaw babae ka, gusto mo nang palayasin yung asawa mo para maghanap ng trabaho, para may makain kayo. Kasi yung pagmamahal niyo, hindi naman may pakain sa hindi mo may pakain sa iyong anak yan. Hindi mo magiging mabuti sana kung may bayad yung pagmamahal na yan. Kasi sa totoo lang talaga, pag sinabi mahal-mahal, hindi mo kaya pakain sa anak mo, hindi mo pwedeng sabihin na pag sinabi ng anak mo na, nay, wala tayong ulam, wala tayong pagkain. Hindi mo naman pwedeng sabihin, ayos lang, anak mo, mabubusog ka naman sa pagmamahal. Hindi ka mabubusog sa pagmamahal. At sa itsura, hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo na di baling walang makain, nak, gwapo naman ang tatay mo. Di baling walang makain, maganda naman ang nanay. Hindi pwedeng ganun. Kailangan kayong mga babae, piliin niyo yung lalaking siya sa pinaka dyan, yung makajus na lalaki yan. Pag yung makajus ang lalaking napili mo, alam na yan, maganda ang magiging kinabukasan mo. Kasi pag doon ka sa lalaki ng mga bata pa lang kayo, puro barkada-barkada ng inaatupag, mag-boyfriend kayo, mag-girlfriend, lagi siyang nasa barkada, lagi nasa inuman, hindi mo na siya makokontrol. Pag hindi mo na siya makokontrol, pag lagi ka na niya pinapagalitan ng mga mag-girlfriend pa lang kayo, mag-boyfriend, pagdating ng araw, mas higit pa dyan, pag mag-asawa na kayo, mas higit pa dyan yung magagawa niya. Tingnan mo naman yung binalita sa video, no? Sa harapan mismo ng anak niya, yung asawa niya. Yung asawa ng babae, 22 anyos. Tapos yung lalaki, 27. Ganun.
talagang sa harap, harap-harapan, no? Pinatay, binugbog, pasak, pinatay yung kanyang asawa. Parang nakakaano lang tayo, no? Na parang nakakaano talaga panoorin. Pagdadating ng araw noon na lumaki yung bata na yon, tapos malaman niya na ganun, makita niya yung video na yon na mismo sa harapan niya pinatay yung kanyang ina. Ewan ko lang kung anong magagawa ng bata na yon. Kasi talagang yung pagpili ng ano niya, nasa ano talaga yan, nasa babae, nasa lalaki. Talagang hindi naman kung ikaw magulang, no, pagka yung magulang ninyo, kayong mga bata, pagka yung magulang ninyo namimili ng magiging ano ninyo, magiging asawa, magiging boyfriend, namimili ng medyo may trabaho, may pera, hindi yan ibig sabihin na mukhang pera kaming mga magulang. Ang gusto lang namin mapunta kayo sa magiging maganda ang kinabukasan ninyo. Kasi walang magulang, hindi naman sa lahat, no? Kasi mayroon din magulang talaga na walang pakialam sa anak. Pero halos lahat ng mga magulang talaga ayaw na malagay yung anak nila sa ano, sa alanganin na sitwasyon. Ikaw ba naman maging magulang ka, alam mo na ang boyfriend ng anak mo ay walang trabaho. Siyempre, papayag ka ba nun? Hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Isipin ng magulang nun, anong magiging future mo? Kung ganun ang mapapangasawa mo, walang trabaho, manginginom, tapos nagda-drugs pa. So kung pagsasabihan kayong mga kabataan ng magulang ninyo dahil hindi maganda ang boyfriend ninyo, makinig kayo. Huwag nyo lang hintayin pang umabot pa sa sitwasyon na ganun. Magkakasakitan. Kasi pag nag-asawa na kayo, mahirap na yung maghiwalay. Kasi kung sa totoo lang talaga, mas maganda pag nag-asawa ka na, dapat talaga hindi na maghiwalay. Kaya dapat ang pagpili mo sa magiging mapangasawa mo, talagang ano, hindi ka lang basta-basta sugod ng sugod. No? Kasi pagka nag-ano, mga kabataan ngayon, wala na talaga yan. Hindi na talaga, ano, hindi na nakikinig sa magulang. Pag pinagsabihan mo, nagre-rebel din na. Nagkikipagtanan, nahihiwalay na. Naalis sa magulang mo, sa hama doon sa babae at lalaki. Hindi nila iniisip ang kanilang magiging future kasi ang isip lang nila, mahal na mahal, mahal lang yan. Pag kayo nagsama na, nagkaroon na ng mga anak, ang pagmamahal nyo na yan, mawawala na yan pag wala na makain. Kung ngayon na gusto mo lagi lang sa tabi, ayun, kagaya ngayon sa akin. nung dati nasa Pinas ako, gusto ko lang, ayaw ko mag-abroad. Tama na sa akin sa Pinas ako magtrabaho. Pero nagkaroon ako ng anak, hindi na pwede yung ganun. Kailangan mo nang magtiis para sa magiging kinabukasan ng magiging anak mo. Kaya kung kaming mga magulang na nasa ibang bansa, kaming mga magulang na nagpakahirap pagtrabaho para sa anak namin, para magandang mabigyan ng sila ng magandang kinabukasan, pagdating ng araw, pag lumaki na sila, ayaw naman namin mapunta sila. Titingnan namin din ang magiging future nila. Ayaw namin silang mapunta sa walang kwentang tao. Lalo na pagbabaeng anak namin, ayaw namin mapunta sila sa walang kwentang lalaki na walang trabaho, puro bisyo. Kaya kayo, pag pinagsabihan kayo ng ano, kung ano yung nakita ng mga magulang ninyo, makinig kayo. Eh, pagsabihan niyo yung boyfriend niyo kung hindi niyo kayang mahiwalay na agad, kung kaya ba niyang talikuran yung ganong bisyo niya, kung ganong mga ginagawa niya. Kasi kung hindi, huwag niyo nang ituloy. Huwag niyong paninindigan yung mahal ninyo kasi sa umpisa lang talaga yung mahal na yan. Kung wala ka nang makain, talagang wala na yung pagmamahal. Nawawala yan. Kaya kayong mga kabataan, pagdating sa magandang partner-partner niya, at saka huwag kayong yung ibang nagpapakamatay dahil iniwan ng girlfriend, ng boyfriend. Huwag kayong magpapakatanga. Pag nagpakamatay kayo, ang boyfriend ninyo, ang girlfriend ninyo, hindi magbabago yan. Baka matuwa pa yan sila na kayo yung namatay na. May kakilala ko dating ganyan, pakamatay dahil sa babae. Nung namatay siya, edi yung babae naghanap agad ng iba, ng boyfriend. Huwag kang magpakatanga-tanga na ganun ang gagawin mo. Iniwan ka lang ng babae o kaya ng lalaki, kukunin mo yung buhay mo. Bakit siya lang ba ang, ano, di mamamatay ka ba kung mawala siya?
magulang mo ang nag-ano sa iyo, hindi mo wala kang pakialam sa ganyan, tapos sa lalaki lang na gano'n, na nakilala mo lang, malaki ka na nung nakilala mo na yan, tapos bigla ka na lang magpapakamatay dahil sa ganyan, iniwan ka dahil sa babaero. Kung gano'n ang ano niya, iwanan mo. Kung hindi mo na matiis, isipin mo ang sarili mo, hindi yung katangahan mong isipin mo. Kung nang bababae siya, meron siyang iba, ibigay mo. Bakit? Hindi ka naman pinanganak na kasama na yung lalaki na yun. Kadami-dami pang ano dyan. Mas deserving kung tutusin. Kaya kung nakakabalita ako ng ganyang baba, ng mga tao na nagbibigti dahil iniwan ng ano, hindi ako naawa sa mga ganyan. Natatangahan ako sa kanila. Ba't mo gagawin yun sa ilang, sa isang tao lang ganun, sa, dahil lang sa ganun? Kukunin mo ang sarili mong buhay dahil iniwan ka ng iyong boyfriend, ng iyong girlfriend. Tanga ka ba? Ano yan naman? Sino naman yun sila para pagkasayahan mo ng buhay mo? Kung ayaw na nila sa'yo, eh, siyempre, dumistansya ka na. Hindi yung kikitilin mo yung buhay mo. Huwag kang magpakatanga sa ganyang klaseng ano, sa ganyang klaseng tao. Kasi pag namatay ka, hindi yan sila magbabago. Pag namatay ka, hindi titigil ang buhay nila dahil nawala ka na. Pag namatay ka, mas lalo pa silang ano, lalo pa silang ng babae kasi wala nang nag-ano, wala nang pumipigil. Kaya tigil-tigilan nyo yung mga ganyang style. Kaya dapat talaga sa umpisa pa lang tanggap nila. At saka pagdating naman dyan sa mga ano naman, diba pag nag-asawa na kayo, pag alam niyo naman na ganyan na sila, inasawa niyo pa rin sila, ganyan na yung kanilang ugali nila, manginginom na, huwag niyo nang bunga-bungaan mga babae kayo. Huwag niyo nang nagpag-inuman sa tropa, huwag niyo nang sisigaw-sigawan doon. Kasi mga iinit lang ulo nila na yan. Maiinit ang ulo ng mga lalaki na ganyang manginginom. Hindi mo nakokontrol ang isip nila, lalo na yung mga nagda-drugs na yan. Kung alam mo naman na ganyan na sila nung nakilala mo, eh, pinatulan mo pa, hindi... Eh, huwag ka na magbunga nga pagka kayo na ganun pa rin ang ginagawa nila. Kasi alam mo naman nung hindi pa kayo nag-asawa, ganun ang ginagawa nila. Kasi pag yung mga ganyang mga lalaki din ng mga tanga-tanga, pagka sinisigaw-sigawan sila ng babae nila, ang kala nila, hindi na sila nare-respeto ng asawa nila, ibubugbugin ka naman nila na. Kaya kung alam nyo na bago pa kayo nagkakilala, alam mo na yung mga ugali nila, huwag nyo lang anuhin yan. Pinatulan mo pa rin na ganyan ng ugali, hindi eh, tanggapin mo, hindi yung bubungangaan mo siya. Eh, alam mo naman dati nang ganyan siya. Eh kung hindi pa siguro siya dating ganyan, yan, pwede mo siya bubungangaan na bakit nagkaganon. Pero kung dati na siyang ganun, inasawa mo pa rin, tanggapin mo. Hindi lang natin mapapayo sa mga kabataan ngayon. Dapat talaga kayong pagpili. Gamitin yung utak ninyo, huwag kayong magpakatanga. Maraming salamat ulit. Susunod ulit nating video.